Isa ka rin ba sa nakising along kay Bruno Mars nitong weekend? Dahil naging jam-pack ang Philippine Arena sa makasaysayang dalawang gabing pagtatanghal ng Grammy Award-winning Phil-Am artist na si Bruno Mars. Hindi nagkamayaw ang Pinoy fans na nakikanta at sumayaw sa hit songs ng paborito nilang artist. Si Mia Villa sa balita. Guess who was back again? Matapos ang limang taon ay muling binalikan ng multiple Grammy Award winner at Filipino-American superstar na si Bruno Mars ang Pilipinas para sa kanyang two-night concert nitong weekend, June 24 at 25, sa world's largest indoor arena, ang Philippine Arena. Sa loob ng dalawang gabi ay puno ng matinding hiyawan at nagsayawan ang mga fans sa arena dahil sa full swing performances ng artist. Nabalot ng matinding energy ang buong Philippine Arena sa pakikipag-jam sa hit songs na 24K Magic. Nakising along naman ang mga Pinoy sa mga sikat na kanta na Billionaire. What I Like, Versace on the Floor, at Runaway Baby. Ilan sa mga concert highlights ang pagpapamalas ng dugong Pinoy ni Bruno Mars sa pagsasalita ng Filipino words tulad na lamang ng Miss Nakita Mahal. Pinabilib pa ni Bruno Mars ang fans sa pagtugtog ng iba't ibang musical instruments. Kilig na kilig naman ang fans sa pag-perform ni Bruno Mars ng kantang Marry You. At sa kalagitnaan nito ay may concert attendee pang nag-propose. Naging nostalgic din sa pakiramdam ng Pinoy fans ang pagtanghal ni Bruno Mars ng mga kantang Grenade, Talking to the Moon, Nothing on You, at Leave the Door Open kung saan tumugtog siya gamit ang kanyang keyboard at dinala ang fans sa isang trip down to memory lane. Nostalgia ang pag-uusapan, kitang-kita sa video na ito na nagmistulang karaoke session ang pag-sing-along ng buong Philippine Arena sa kantang Just the Way You Are. Mga Pinoy ang live vocals ni Bruno Mars dahil sa ganda ng boses nito at wala pang backtrack. Ang iilan naman sa kanila ay nagbahagi ng unforgettable experiences ng kanilang pagdalo ng concert sa Philippine Arena. Tulad na lamang na isang netizen na nagpost sa kanyang social media account. Ayon sa kanya, ito ang kanyang kauna-unahang concert. Ibinahagi din ng maraming netizens ang kanilang concert experience sa social media platforms. Maraming celebrities at influencers ang nagpunta sa concert tulad na lamang ni Khalil Ramos, Gabby Garcia, Zainab, Sara Labati, Robbie Domingo, Ruru Madrid, Bianca Umali, Mavi Legaspi, Kailin Alcantara, Darren Espanto, Cassie Legaspi, Inigo Pascual at marami pang iba.
Present din sa concert ang Net 25 Stars mula sa bagong Kada Umaga na sina Pia Guanyumago kasama ang kanyang pamilya, KU host and news anchor Emma Tiglao at si Diana Meneses. Nakisaya din sina Karina Sanchez, Mata ng Aguila primetime anchor Ricky Matay, Aramina, ESPN host Ali Soto, Mata ng Aguila tanghali and weekend anchor Wedge Kudyamat. Taos-pusong nagpapasalamat si Bruno Mars sa mga Pilipino na kisaya sa makasaysayang two-night concert sa Philippine Arena. Sinabi ni Bruno Mars na masaya siyang makabalik muli sa bansa at magtanghal sa harap ng Filipino fans. I've always wanted to play here. Thank you guys so much. Kit ng kasaysayan si Bruno Mars bilang unang solo artist na magkaroon ng back-to-back concert sa Philippine Arena. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Prime Time. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita ay i-follow lang at mag-subscribe sa at Net 25 TV.